akin, siyempre, kahit di ko pero champion, eto naman ang nanay ni Mysterio. Mysterio po. 6 overall champion ko. South. Ah, ito na po. Grabe oh. Yeah. Ito yung ano South race na natigil hanggang Irusin. Opo, opo. Yun, tapos nakaano na siya. Nakapondo yung kanak niya. Yun nga si Mysterio. 6 overall champion. Tapos 11 anak ni Ethan. 13 anak din ni Ethan. Tapos yung isa medyo malayo pero super set winner. Super bali set. Apat na super set winner sa isang season lang po. Isang season. Grabe, ang galing. Isang champion, ano nga, yung 6 overall champion, anak nito. Anak nito po. Ano po ka bloodline din po nila si Ethan o ibang? No, hindi, iba. Ah, iba na po. Tatay nito is pahiram sa akin ng tropa. Ah, okay po. Kay Ariel Poblete, tayo tropang Malabon. So, Johnson yung Taiwan. Taiwan, ah, okay po. Si, ano, tawag ko doon is Mangkanor. Mangkanor. Kasi 2008 pa lang yung 2008 pa yung ibon na yon. Ah, matanda na siya, ano idol, pero nag pingas na ang ilong niya pare, pingas na nung nasa akin nung nakuha siya, pingas na. Ngayon, binira ko siya dito, naglabas naman din. Ah, gantong-ganto yung ano, si Mysterio, ganyan-ganyan. Ano, tensile na white plank, white plank. Pero lalaki, oo. Oh, ayun. Ano, sobrang panghihinayang kung anong kalahon na yon. Kasi, nasa Irusin na, tapos yung ibon kong apat na natirang yun, ano na, sa feeling natin, kumbaga alam mong matatag na. Opo, idol. Kumbaga uuwihan ka na talaga. Ayun. Kaso natigil hanggang 6 overall. Pero nasa isip ko, kaya pa lang ibon ko, malapit ko na itaas pa yung kanyang ranking. Kasi maganda pa yun sa ano kasi eh. Kasi pag umuwi sila, kita mo yung ano eh, kita mo yung lakas, hindi siya na ano. Maobserbahan nyo agad kung may problema ba. Siya wala. Malakas talaga mga ibon. Baga wala pong problema. Yung ano? Apat kong ibon na yun, malalakas talaga sila noon. Kaya abi ko, sayang natin. Sayang natin yun. Pero yun, idol, nandito pa sa loob nyo, nabili na rin. Nabili na rin. Kaya tapos yung isa, yung isang ibon, na ano, na-discrash siya. Medyo tiwala tayo sa mga ibang kalapatid natin. Pinapatos natin. Ilusin Plaker, finisher. Opo. Ragay lang, hindi umuwi. Ayun. Mahirap na magsalita, mahirap tayo magkwento. Naman. Pero, payo ko din sa mga kalapatids natin na pag meron kayong importating ibon, lalo't ano kinakarera nyo, wag na wag nyong pagkakatiwala sa iba. Kumbaga, pwede nyo pagtiwala kung talagang kilalang-kilala nyo yung tao. Opo, yung pero, talagang trusted na ano, talaga pero 100. Pero sa iba-iba lang na kasi ibabato daw, papasabi mo sa TOS, wag. Lesson learned na ako doon. Lesson learned. Lesson learned na ako doon. Mm. Ilan yung ibon yun? Bali, dalawang ibon kung magaling na wala doon. Sa TOS na yun, ha? Irusin finisher, isa Don Sol, graduate ng Don Sol, isa Irusin. Tapos nung inulit? Inulit lang ng Ragay, hindi umuwi. Dalawa pa. Dalawa pa, so sabay-sabay na wala. Magtataka ka. Oh, sa TOS na, doon lang sa TOS na yun. So magtataka ka, di ba? Kaya isang ano sa akin yun, isang aral. Aral, opo. Kaya hindi ko na mauulit yung ganang. So, eto naman. So, may kwento pa rin ako sa yung sa ibong kong si 27. Anong unang pair ko sila, naglabas kay Sungit, pinaghiwalay ko itong dalawang to. Itong hen, itong kak, pinaris ko dito sa Woodsen ni Paring Gary. Ah, ito po. Yan, Woodsen yan eh. Ngayon, naglabas si 27 tsaka si 22. Ang bilis ng dalawang ibong kong yun. Kahit balikan mo yung mga vlog ko rin doon, yung si 27 tsaka si 22, mabibilis yun. Mabibilis. Ah, yun nga pala, no, idol. Kayo po ay isa din vlogger, so pwede nyo pong i-ano dito yung ate. Please like, share, and subscribe naman yung aking YouTube channel, Big Daddy's Log TV. Ayun, sabali, ayan, naka-flash, i-screen yung YouTube channel ni idol Jimmy Leses, ang Big Daddy's Log TV ng Tan sa Cavite. So, mga idol, paki-subscribe yung kanyang YouTube channel. So, maraming tips and ano na ibinibigay si idol doon. Ngayon, pinag-breed ko silang dalawa. Lumabas nga si 27. Ayun, opo. Si 27, pinag-champion ko ng 5 laps at 6 laps ng Matnog. Underground yun. No? Underground, opo. Kasi nung anong panahon na yun. Ayun, pandemic. Opo, opo. Kinakarera, kumakarera pa rin ako.
napauwi ko siya, champion siya solo. Bali dalawang kami nag-clock noon nung final ng Nog. Bali kasi smash noon. Yun yung mga panahon na talagang bagyuhan ano idol. Noong bago isa kay ang ibo na yun, si 27 sa Matnog. Nasa second place lang ako noon sa standing. So sabi ko, yung nasa unang ko talagang magaling din magaling na mag-ibo na taga Silang. Sabi ko kung magkaklak lang kami parehas dito sa last lap, hindi ko matatalo. Opo. Hindi ko matalo. So binagbigyan tayo ng Panginoon nung last lap, nag-clock po. Nag-clock naman yung akin, yung nasa unahan hindi nag-clock. Kaya nakuha natin kasi yung unang yung first clocker naman is wala namang ano, walang hinahabol, opo. Walang bearing hinahabol. So bandang mga 4 nag-clock si 27 na yun, kaya tayo din i-clear na champion ng 5th lap at saka 6th lap. Yun. Anak ni Tommy So tsaka ni Woodsen. Tapos naman, isang ibon na to, nilaro ko sa MMFC pare. Ah, ito po. Anak din ni Ethan. Ah, anak na rin ni Ethan. So, bali, more on Ethan. Yes, oh. Ano po talaga kayo na idol? Siyempre, idol. Subok na talaga. Ah, 6-6. Ayun. Bilis nito, pare. Ayun. Bilis. Sobrang tuli. So, mabilis. Producer na rin, ano, idol? To, nung karera namin ng MMC sa Kalbayo, hindi siya si, ano, kasabay niya si 27. Ayun. Kasi nilaro ko siya sa MMC. Hindi ako pinalad umuwi. Ayun. Hindi ako iniwan ng dalawang ibon na yun, si 27 tsaka to. Pero ito, after 8 months, bumalik po. Bumalik. Ah, nahuli, ano? So, ito pa yung ibang ano. Ito, na inbreed ko na si Ethan dito. Ah, na-inbreed niyo na po. So, bali, inbreed na po ni Ethan yan. Bali, apo sa tuod na to ni Ethan. Apo anak po. Ano? Oo, bali, yung apo ni Ethan na anak, yung dalawang anak ni Ethan sa Flyers Club ko, ng Paris, pinalaki ko yung isang anak noon, so ito yung nilabas. Ayun. Ah, so bali luck breed po siya lock para. Luck breed. Ang mapansin nyo, iba pare-pare sa itsura. Oo, maano, idol. Halos si isang itsura nila. Ito yung apo ni Ethan, anak na magkapatid. Ayun, so bali ito, ang gandang ibon, no? Anak na magkapatid to. Kaya walang singsing yan, oh. Ah, sabali, hindi nyo po sinisingsing yan pag ano? Sinisingsing yan pag ano kasi. Sabali, breeder nyo naman po yan, oh. Yun. Ito, magulang niya. Ah, siya po. Yan, si umuwi so, ng kalba. Anak po siya nung ikinakarera nyo noon. Ayun. Tapos natural pairing pa, ano, idol? Oo. Tapos, may isa pa tong kapatid. Then, na nilalaro ko rin sa MCPR dati, sa nagkaroon kasi ng MCPR dito. Opo, opo. Ano din, pandemic din noon. Sayang, ang dami ko na rin makakabig dapat doon sa ibon na, no, kapatid nito. Opo. So, umuwi ng smash yun. Magaling din yung ibon na yun. Ngayon, final lap, bago ikarga, Friday, nagparalaw play ako ngayon. Hinayaan ko lang sila, pumasok o hindi. Nadali ng pusa. Naku, sayo. Bumaba dito sa baba namin dyan. Nadaanan, idol. Siguro, dalawang ano na ako doon. Dalawang party na dapat ako ng knockout. Dalawang knockout game na nalampasan niya. So, nakapwesto na rin ako noon sa MCPR. Kaso, nadali naman, no? So, hindi talaga... Hindi talaga ukol noong panahon na yan. Ayan. Kaya tumawag sa itsura na, di ba? Ayan. Uh-huh. Ito, nanay, ito... Ang nanay niyan, ito. Ayun, ito, mga anak to. Nanay ito. Ah, nanay niya. Ayun. Ito, apo ni Ethan. So, ito apo na sa tuhod. Ayun. So, bali, ito, ipinaris nyo na rin po kay Ethan. Ethan, o. Oh. Ayun. Ipinaris ko na rin po kay Ethan. So, kaya blue bar nilabas niya, no? Ay, doon ang galing, ano? Blue bar. Ito pa, ang isang anak niya. Kapatid ito. May personal band ko to. Ayun, kamukha din yan. Ayan, inbreed na yan. Kamukha din, isa din. Ngayon, yung isang kapatid nito, binigay ko sa isang tropa sa Bacoor, kay Levy, Panong, mga tropa yun. Ayun. At yung isa, siguro baka kilala mo, binigay ko naman kay inbreed kay Algen Pineda. Ng Tarlac. Ayun. Ngayon, in-update ako, may anak na daw. Pinaris niya sa rare color na
maganda. Eh, pinakita sa akin yung anak, sabi sa akin is, sabi ko, humiri tayo, kunin ko yung isa sa dalawang isang anak. Oh, yun. Red color. Red color. Oh, naglabas isang, po siya ng ano. Naglabas ng red color kasi yung tatay na pinaris niya doon sa anak ni Ethan is red color. So naglabas ng isang opal at isang dan. Ayun, ang ganda ng kulay. No? Kasi marunong ako sa pairing, sa breeding ng Ethan. Kumbaga genetic breeding, oh, ano po, idol. So, pag ano, pag kursunado mo yung lahi ng lalaki, kukunin mo yung anak na babae. So, kaya yung anak na babae kukunin ko. Ayun. Sa babae kukunin ko doon sa kanya. Ayun. Para makuha ko yung lahi ng pinakatatay po. Tatay. Yung talino. Pero yung kulay, makukuha naman sa ano, idol. Kumbaga sabi, explanation kasi sa breeding ng manok, magiging double X chromosome yung makukuha ng anak na babae. Makukuha halos yung linyada nung ano, tatay niya. Tatay niya. Ayun. Eh maganda kasi yung tatay, kaya interesado ako. Tommy Soden. Ayun. Tsaka Stitch. Ayun. Kaya para pag binangga ko sa mga ibong ko, halos ka-bloodline po nila, no? Pero iba naman ang kulay. Ibang anong kulay. Baka malay mo, makapagpalabas tayo ng red color na maganda. Apo, diba? Tama, totoo. Kaya gusto ko mag-try sa red color naman na ikakarera.